Welcome back to our channel. So kung ikaw ay nagnanais po na magkaroon ng student permit sa LTO, dapat po ay malaman ano yung mga requirements na kailanganin. So by the way, ito pong LTO student permit, ito po yung para sa mga first time drivers. So hindi po ito driver's license, magkaiba po yun. Pero ito pong, at hindi din po valid ID itong LTO student permit, pero ito po ay mandatory requirement para sa mga gustong magkaroon ng driver's license. So, bago po natin alamin yung mga requirements para sa LTO student permit, basahin po muna natin ito na yung student permit po ay tulad nga po ng sabi ko, hindi po siya driver's license. So, kailangan po na kapag nagda-drive kayo gamit ang student permit, kailangan po ay kayo ay mayroong kasama na licensed driver. Dahil kung hindi ay magkakaroon po ng at kapag nahuli po kayo ng LTO, ay yung penalty po ay aabot sa 3,000 pesos. So, who can apply for an LTO student license? So, kailangan po ay, kung ikaw ay Filipino citizen, you must be at 16 years of above. So, bawal po kumuha ng student permit yung mga 15 years old below or 16 years old below. 16 nga po pala ay pwede na. Pwede na. So, for foreign nationals, so dapat ay at least 18 years old. Must be physically and mentally fit. So, kailangan marunong bumasa at sumulat ng Filipino at English. Must not have unsettled traffic violation. Must have completed the 15-hour theoretical driving course divided into 3 sessions. So, pag-uusapan natin mamaya, ano ba itong theoretical driving course? So, must have an active and valid email address. So, ito pa po yung LTO student permit requirements. So, duly accomplished application for permits and licenses form or yung tinatawag na APL form. So, doon na po ito sa LTO office. Pagdating niyo po doon, ay bibigyan po kayo ng APL form para so, gagawa din po tayo ng video regarding po dito kung paano mag-fill up ng APL form. So, pagkatapos, dapat po ay magdala at magpresent po ng original photocopy of the medical certificate electronically transmitted from any LTO accredited medical clinic. So, kahit nasaan po na LTO. So, kadalasan ay lahat po ng LTO office ay meron po silang sariling accredited medical clinic kung saan po kayo dapat magpa-medical dahil yung medical result po ay isa sa mga requirement para sa pagkuha ng student permit. So, again, pag pumunta lamang po kayo ng LTO office at meron na po sila doong medical clinic kung saan ka maaaring magpa-medical. Presentation of original and submission of one photocopy of any of the following. So, any of the following. So, kahit isa lamang po dito po pwede. So, PSA or NSO birth certificate, valid Philippine ID, yung national ID po pwede, passport, local civil registry or birth certificate, kahit yun lamang po sa munisipyo. Pero doon lamang po sa mga lugar kung saan walang PSA office. So, tatanggapin po nila ang inyong LCR birth certificate. PSA certificate of marriage kung kayo ay kasal. So, again, isa lamang po sa mga nabanggit. So, para po sa mga applicants below 18 years of age, so dapat po ay merong parents consent. And one original and one photocopy of any valid government-issued ID of the parent with photo and signature. So, magdala din po ng, again, para po to sa below 18 years of age. So, magdala po ng parent's consent at saka isang valid government ID ng inyong magulang or ng inyong guardian. At syempre, dapat meron din pong valid ID. So, again, for below 18 years of age. Pero dito sa mga 18 years old above, po pwede kahit na alin po dito. So for employed individuals, kailangan din po ng, kung kayo po ay employed or nagtatrabaho, kailangan din po ng inyong taxpayer's identification number or yung TIN. Tapos,
Siyempre, ito na nga po yung sa present photocopy of the certificate of completion of the 15 hours theoretical driving course. So ito po ay maaari po ng certificate kapag nag-attend po kayo ng theoretical driving course sa kahit na saan pong LTO accredited na training center sa TESDA. Yung mga TESDA nag-o-offer po sila niyan. Tapos, sa LTO po mismo, meron din po sila. So, minsan nga po ay nag-o-offer sila ng libre. So, antabayanan, po pwede ko kayong mag-follow sa mga Facebook page ng sa inyong lugar, sa LTO sa inyong lugar. Dahil minsan ay nagpo-post po sila sa Facebook page ng mga libreng theoretical driving course. So, para hindi na po kayo mahirapang maghanap ng pambayad. So, ang LTO theoretical driving course nga po pala ay nasa 1,500 to 2,500. So, I think depende kung saan po kayo a-attend niyan, ng course na yan. So, again, follow the LTO pages sa inyong lugar dahil minsan ay nagpo-post po sila ng mga libreng course para po magkaroon kayo ng certificate. So, yun lamang po para sa video na to. Sana po ay nakatulong sa inyo itong ating maliit na information. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa karagdagang information na maaaring kakailanganin nyo rin in the future.